Mobile Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po, ito pong ating weather update ngayong araw, November 7, 2021. Yung minomonitor nga po nating low pressure area, no, nandito na nga po yan sa may vicinity ng San Pascual dito sa may Santa Rita, Eastern Visayas. Ito nga po ay magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Bicol Region at ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. At meron pa rin naman po tayong umiiral na northeast monsoon. Dito nga po ay nakaka-apekto sa may extreme northern Luzon at northern Luzon. Kaya asahan pa rin po yung katamtaman na malamig na panahon dito sa extreme northern Luzon at northern Luzon. At dito naman po sa may Metro Manila ay may posibilidad po tayo makaranas ng localized thunderstorm. Ayon naman po sa ating satellite image, mapapansin niya po natin ano, na malaki po ang tsansa ng mga pag-ulan dito po sa malaking bahagi ng Bicol Region at may mga malalakas na bugso ng pag-ulan. Kaya may posibilidad po yung ating pagbaha at paghuhu ng lupa. Kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan na nandito po no, sa may Bicol na dapat po ay nakaready na tayo sa anumang posibleng pagbaha at paghuhu ng lupa. Dito naman po tayo dumako sa Visayas kung nasaan nga po itong ating low pressure area. Yung kanyang extension lang ng kaulapan ay magpapaulan yan dito sa may Roa City, sa may Bohol, sa may Cebu City at ilang bahagi pa ng Visayas. Dito naman po sa may Mindanao, makakaranas po ang dito sa may Zamboanga City ng mga biglaang pagbusang pag-ulan. Dito po sa may Davao ay makakaranas din po tayo ng mga biglaang pag-ulan at magiging maganda naman po ang lagay ng panahon sa ilang bahagi ng ating Mindanao. Sa may Palawan naman po, no, mapapansin natin magiging maganda po ang lagay ng panahon sa mga oras nito. Subalit mamayang hapon, may posibilidad po tayo makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dumako naman tayo sa ating advanced weather forecast kung saan nga nakikita natin na mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo itong low pressure area. Pagdating po ng November 8, mapapansin nga po natin na halos nalusaw na nga yung ating low pressure area. At pagdating ng November 9, tuloy-tuloy po makakaranas ng pag-ulan ang bahagi ng Visayas at pati ng Mindanao. By November 10, makikita naman po natin ano, dito po sa ating advanced weather forecast ay muling lalakas po ang bugso ng ating northeast monsoon at magkakaroon po tayo ulit ng shear line at makakaranas pa rin po ng tuloy-tuloy na pag-ulan ang malaking bahagi ng ating bansa. By November 11, dire-diretso pa rin po tayo makakaranas ng pag-ulan kaya asahan na po natin sa mga ating mga kababayan na lalabas ng kanilang mamamahay ay magdala na po tayo palagi ng payong. By November 12, kung mapapansin natin, dire-diretso pa nga rin po tayo makakaranas ng pag-ulan. By November 13, ito na nga po yung ating next possible scenario. Makikita po natin yung mga posibilidad na malalakas na pag-ulan na mararanasan ng halos lahat ng ating buong bansa. By November 14, makikita nga po natin, dire-diretso pa rin tayo makakaranas ng pag-ulan. At meron po tayo nakikitang isang low pressure area. Dito po yan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po yung ating babantayan ano, kung ito nga po ba ay may posibilidad maging isang ganap na bagyo or ito po ay malulusaw lang din bago pumasok ng ating bansa. Sa ngayon po, ito pa lang po ang available data natin para dito sa ating advanced weather forecast. Kaya manatili tayo nakatutok no, sa ating weather update para po dito sa ating mga minumonitor na sama ng panahon sa mga susunod na araw. Maraming salamat po. Mag-iingat tayo palagi. God bless po sa ating lahat.